Ako nga pala si Angelo Asenas. Ako ay nagturo sa Consolacion National High School sa Senior High School Department. Ang favorite story ko sa fellowship ay nung isang araw pumasok ako sa isang makeshift class, sa isang tent na ginawa lang din namin para sa mga estudyante kasi sobra-sobra yung mga estudyante. Nagturo ako ng physics, physical science sa kanila. At yung nangyari nung araw na yun is prepared ako sa mga gamit, sa mga visual aids, even sa mga ituturo ko nung araw na yon. Tapos, expected ko talaga na matatapos yung discussion sa buong araw kasi yun yung goal ko. But eventually, ang nangyari is, kasi umuulan nung mga panahong yon. Tapos, bigla-bigla, meron palang naipon na tubig doon sa ibabaw ng tent. Tapos, na gumala yung tent at saka nahulog sa akin yung tubig. So, naligo ako nung araw na yon sa harap ng 50 students sa physical science. Tapos, nakakahiya. Tapos, gusto kong umiyak. Gusto kong tumigil sa pagtuturo muna nung nangyari yon. Tapos, eventually naisip ko na magpatuloy. The show must go on, Ange, kasi hindi naman to para sa'yo. Yung ginagawa mo is hindi naman para sa sarili mo. So, nag-step back ako ng 1 minute, tapos continue lang din sa pagtuturo. Nakakahiya, pero kailangan ko siyang gawin. Kasi I remember na yung class na yon, yun yung goal ko na matapos siya nung araw na yon. 3 things I learned from the experience is first, be expectant of the things that are unexpected. So, when I came to the fellowship, alam ko na ready ako kasi na-prepare ako sa Summer Institute. Alam ko na magtuturo ako, mag-handle ako ng Comet Project, CFL, at prepared ako palagi pag may mga gagawin. But eventually, darating talaga yung point na mayayari yung mga unexpected. Like, hindi pupunta yung mga estudyante bigla, like, 10 lang yung pupunta out of 50 students. Like, mayayari din na sa Comet yung mga plans na di-delay. But eventually, gaya nung nangyari dun sa 10th experience ko is, I have to be expectant of the things that are unexpected. So BTS yun, first is be expectant. Second is take time to reflect. So, hindi ako tumigil. I did not stop, I did not quit, but I take time to rest, to reflect. Ano nga ba yung dahilan bakit ako magpapatuloy? At saka ko iniisip na that the reason why I stay there is not for myself, but for my students. Because I care for them, even if nobody cares for them, even if sometimes I don't feel it, but I have to submit because that is my why. And the third is, kung BTS, be expectant of the unexpected, take time to reflect and to reach out as well for the students. And letter S is surpass and do not just survive. Kasi there is a mentality for the fellow to just survive eh. But for me, I wanted to surpass. So yung nangyari yung experience sa tent is, I decided to go on, to continue with the show because yung goal ko is maturo sa kanila yung chemical formula. And I did not just survive the class, but I surpassed it. And eventually, that became my experience na hindi ko malilimutan. And yun din yung hinahanap ko sa susunod ko pang gagawin after the fellowship.